pilar. Menes, wala pang laman ng mga tiyan natin eh. Puro kalokohan na nasa isip mo eh. Kay ganda ng umaga. Para bagang bulaklak ng pag-ibig na ngayon pa lamang bumubuka. Taba na. Puro panunukso yan eh. Panunukso bang ano? Eh, talaga naman. Hindi pa kita nahuli ngayon eh. Di siguro nabulok na yung lihim mo pag-ibig kay Pilar. Sabi ko na nga ba eh, talaga pala may pag-ibig ka kay Pilar. Bakit di mo sabihin siya kanya? Bakit nililihim mo? Tinada mo sa panaginip. Bulalas mo, sama ng loob mo. Alam kong may gusto rin si Pilar sa'yo ah. Kanya mamaya, pagpunta natin sa bukid, ligawan mo na ng gusto. Ay, patay si Pilar. Sigurado. Ang buhay sa bukid ay lagi nang masaya. Hirap sa maghapon ay hindi alintana. Ang tanim na gulay pagkainaan na. Ang buhay sa bukid lalong maligaya. Lapit na. Dito mo na tapusin ang iyong panaginip. Lapit na. Menes, ubusan. Dalhin ang kalokohan mo dito, ha? Kunwari, Peto. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Inaaksay mo ang panahon. Lapit. Ito may ngayon. Nakikigang tao ito. Tingin ka ng tingin. Eh, mapapanis ang laway mo niyan. Dalaga sa bukid matapat umibig. Kahit ka naggustoy, lihim pa ang titig. Kahit ka na mahal, di pa mapal. Bay, buburuhin mo ba yung pag-ibig mo? Lapit. Bakit ba hindi mo pabayaan? Pabayaan kita, di tumanda ka sa talian. Tignan mo yung tahid mo, laki-laki na. Lapit na ron. Papalaban yung batang to. Bay, binapuro mo ako. Di ka man ligaw. Kung liligaw? Oo. Nakita mo. Nasa bigas lang yan eh. Ila. Kusay ka, o bakit? Tamo magagalit. Tutukin kita. Patola ang tita. Malabasa ang iba pang gulay. Masarap ang lasa. Lalo na pinikat ng mga dalaga. Dalaga lapit na ron. Tumatanda si Nana Rosa. Gusto nang magkaapo ba? Lapit. Di pa makalapit. Oh. Manukoy. Magpakita ka sa akin ng milagro ba? Pilar, ang ganda-ganda ng awit ninyo ah. Bakit ngayon ka lang? Saan naroon si Mene? Namimitas. Ikaw naman ba? Si Mene siyang hinaharap mo. Naririto na ako eh. Hinahanap ko siya dahil sa alam ko araw at gabi magkasama kayo. Ito nga, pinamitasot kayo ng gulay eh. Amin ba ito? Oo. Salamat ha. O, pagsintan labis, tumabas ka. Tumabas ka naman. Marahil napuyat ka na naman sa harap ng piano kagabi, no? Oo, oo nga. Tumataga na. Tumataga na ang manuko. Tapos. Tapos ang boxing. Sige, taga pa. Taga pa. Mga ene, tapos na ba kayo ng pamimitas ng gulay? Oo, tapos na. Eh, si Pilar, hindi ba niyo nakikita? Nandun mo. Ay, salamat. Ay. Nasaktan ka ba? Hindi. Ako Pilar, hindi eh. Pilar! Naku, Pilar! Magandang balita. Ha? Magandang balita. Ano yun? Kamuntik lang hindi ko makilala eh. Sino? Sino raw? Si Enrique, yung kababata mo sa kumbento. Nakaalala rin siya sa tinagal-tagal ng panahon. Tay na, Lina. Naghihintay siya sa iyo eh. Eh, mangyari, patungo sana ako sa simbahan. Eh, nagkasalubong kami sa hagdan. Nagkabidahan pa nga kami eh. Tinatanong ka. Celso? Hmm? Halika na, sumama ka na sa akin at pakikilala ko sa iyo ang aking kababata. Huwag na ako ng bahala dito. Halika na nga naman. Marami na yung napamitas ninyo eh. Ihatid mo na si Pilar sa bahay at pupunta lang ako sa simbahan, ha? Halika na. Ano eh? Yang kaeng dalhin mo. Ha? Kakain? Yang kaeng dalhin mo. Ha? Kaeng ka lang, kakain.
May mabigat pala itong animal na ito eh. Ano ba laman ito? Bomba yata siya. Hello, sila! Uy, Enrique! Hello. Anong masamang hangin nagpatpat sa'yo rito? Ganda mo, Pilar! Ay! Talaga bang ganyan ang gawa mo sa mga kaibigan mo matagal mo nang hindi nakikita? Hindi naman. Yan ang ginagawa ko lamang sa magagandang katulad mo. Hanggang ngayon, dala mo pa rin ang kapilyuhan mo sa katawan. Aba, maalala ko nga pala, pinakikilala ko sa'yo si Celso, ang magaling na pianista namin ng baryo. Kumusta? Hello. Hindi ka pa rin nagbabago, Pilar. Laging pinatitingkad ng panahon ang natatago mong kagandahan. Tama na nga yung kalukuhan mo yan. Natatandaan mo ba, nung tayo'y maliit pa, madalas kang magpaiyak? Ngayon, ibig mo na naman akong paiyakin. Umiyak ka man yung nasasabi lang ako ng katotohanan. Masisisi mo ba ako kung ngayon eh maging madalas ang aking pagdalo sa'yo? Oh, wow. Umitago sa akin ang mukha mo. Hindi pa ako nagsasawa eh. Sus na tao ito. Kaibigan, kung sa Maynila ay maaari ang magaspang mong galing yan, dito saan sa'yo ang bariho kong gagawin. Sino ka ba magbabawal sa akin? Ano ka ba niya? Atay ka ba niya? Bakit ka gumawa ng ganyan? Wala kang karapatang magbuhat sa kanya ng kamay. Kaya na yung ginawa mo. Ang ginawa ko lamang ay ang pagtatanggol sa'yo. Kinupad ko lang aking tungkulin. Kahit na. Hindi mo dapat siya pagbuhatan ng kamay. Kapagkat siya ay dati kong kaibigan. Ganun ba? Salamat na lamang at naalaman kong katotohanan ng bagay na ito. Ito'y hindi na maulit kailan na sapagkat hindi na kikibo. Kahit na nakikita kong binibiro at pinaglalaro ng sino man lapas naman. Napaksan ka ba? Napaksan ka ba? Dalawa siguro na aking pagkapuyat siya gabi. Eh, ang salamin ninyo? Eh, napitawa ko rin. Naito. Huwag mo muna kayo. Baga naman, hindi na niyo kamata salamin yan, ha? Oo, ano bang hindi eh, kapapalit lamang niyo eh. Hindi lamang kayo may misa natapain na nga. O baga naman, meron kayong ibang dinaramdam, hindi sinasabi sa akin. Kayo naman eh, panaggastos ang iniisip ninyo eh. Ako na naman ang hinarap nitong batang ito. Eh, ikaw nga itong napapansin kong kumibukat lili eh. Ako nga'y pagtapatan mo, anak. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nakita mo na. Ako ba naman ay hindi maaaring makihati sa iyong mga lihim, anak? Ina, patawanin niyo ako. Ako po'y naglilihim sa inyo sapagkat ayaw kayong bigyan ng anong mga lalahanin sa buhay. Ngunit nakikita kitang naghihirap at ako'y naghihirap din. Naibalita sa akin ni Menes ang nangyari sa inyo kahapon. At alam kong yun ang dahilan ng hindi mo ikatiwasay. Nagsisisi ako yan. Ako po'y nawalang pagtitimpi. At ngayon ay alam mo na ang dahilan, hindi ba anak? Nakalimutan mo na yatang ako iyong magulang na may kapangyarihang makaunawa ng mga lihim ng iyong puso at damdami ng iyong kaluluwa. Dar! Maaling Rosa, kiaga ng mapas yan. Magtingin mo na kayo. Ang inko, Mario. Wala ho eh. Maaga ho umalis. Ay, may kailangan ho pa kayo sa kanya? Ay, wala naman. Aba, huwag kayong umupo dyan. Doon muna tayo seta. Hindi na bale. Dito na lamang. Eh, ako eh, naparito dito. Dahil sa nangyari sa inyong dalawa ni Celso.
ibig kong humingi ng paumanhin. Ah, yun ho ba? Eh, tungkol ho rin eh, wala kayong dapat alalahanin. Matagal ko na hong nalimot yun eh. Aba, ikukuha ko nga pala kayo ng maiinom. Ay, huwag na takuwi, nagpamadali. Ay, alam mo, Pilar, ako eh, nahahabag kay Celso. Na ilang araw na siya nag-iisip tungkol sa nangyari. Nahihingi ko naman siya ng paumanhin, subalit labis siyang nahihiyang magpakita sa iyo. Naniniwala ako, hindi niya magagawa ang katulad ng nangyari kung hindi siya may iniingatang damdamin para sa iyo. Marahil naman ay nauunawaan mo ang kanyang pagkamali bilang malaunang kasama-sama. Lamang ay nagtataka ako at napakahina ng kanyang loob na magtapas ng isang bagay na malauna niyang tinitimpi. Anong ibig niyong sabihin? Ikaw na rin ang makatutugon sa tanong mong yan. Lingunin mo ang kahapon ng inyong pagsasamahan. At tanungin mo ang iyong puso. Wala ka bang nahahalata sa kanyang mga kilos para sa iyo? Celso. Celso, kanina pa kita pinagmamasdan. Maari ba makihati sa pag-iisip mo? Celso, nagtatanong lamang naman ako eh. Bakit ba? Ako na may walang halaga sa'yo. Kung ang pagparito mo'y paghingi ng paliwanag sa aking nagawa, tinatanggap mong ako'y nagkasala. Celso! Pilar, patawarin mo ako. Maniwala kang hindi na maulit ang nangyayari. Celso, sandali lamang. Bakit ka ba nakakaganyan sa akin? Wala naman akong ginagawan dapat mong ipaghinanakit. Bigla mo na lamang akong tinalikuran. Bakit? Ikaw ba lamang ang may damdamin na marunong masaktan? Ikaw ang bahala kung pinuputol mo lahat ang ating pagpapalagayan loob. Hindi ba ako naunawaan? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Maging noong unay, pinag-ukulam kita ng isang pag-ibig na walang kamalayan. Walang sandaling pinahintulot ng lahat na ikaw yung mamanay sa aking alaala. Maging ang araw ginagawa ko ng gabi upang maging sa pangarap man lamang ay kaulayaw kita. Minsan ako nagkaroon ng pagkakataong ipakilala sa iyong huwag sa pag-ibig na yan. Ngunit po, ang aking suplay ang mabait mong pagkamuli. Kasi nagpatunay sa akin na ako'y walang halaga sa iyo. Sa akala mo kaya'y aabot ng ganyan ang pagtingin ko sa iyo? Pagkatapay makilala. Pagkaraan ng matagal na panahon, ay hindi ako maaaring magwalang bahala sa iyo. Pilar. Sinusumpa ko mga sandaling kita'y aking malino. Panghihinayangan kong mabuhay pa kung lahat ng aking pag-asa'y mauuwi lamang sa isang masaklap na paghihiwalay. Ang ibig mong sabihin eh, ako'y malaw na may pitak sa iyong puso. Pilar. Nakakatawa lamang. Matagal na rin panahon ang ating pinaghintay dito sa pagkakataong ito, hindi ba? Hindi ba? Sapagkat ako nagkulang lakas ito. Naggagayon man. Ako pa rin ang pinakamapala. Ako pa rin ang nagtagumpay. Bak! Matagal ng panahon. Sige, magpatuloy tayo. Patuloy tayo. Perez! Perez! Talagang loke pisang kong gini. Oo nga, huling-huli tayo. Bayan mo. Si Perez lang yan.
Nana Rosa! Ay! Bariyo! Nana Rosa! Natapos na. Amali! Natapos na. Amal! Natapos na rin. Nahawi na rin na nagtututong na ulap. Ulap na ano? Nagtututong na ulap? Anong? Ang landas ng dalawang pusong pinapaghirap. Sino? Ano? O, yung dalawa. Si Celso, si Pilar, nagkasundo na sila. Nako, Nana Rosa. Nakapanggigigil. Nakapanggingit-ngit. Nakatutulo ng laway. Saan mo ba napulot yung mga salitambong yan, ha? Saan pa ako kundi sa malayong lupay ng mga pangako at pagsinta. Iniwan ko sila na kung magkasama bagay na bagay. Tinginan mo nga ako sa pagpapilipilipin ako. Ang kalyo ko. Ay, nako. Ako man ay nagpapasalamat din. Meron akong katahimikang tatanawin sa mga huling sandali ng aking katandaan. Napakabait ni Pilar. At alam kong matatagpuan sa kanya ng aking anak ang biyaya ng isang mapagmahal na asawa. Sadyang maparadap sa iyong pagmamahal. Sana'y huwag nang matapos sa sandaling ito ng ating kaligayahan. Higit sa lahat, ngayon ko nadaramang kataibigan. Ngayon ko malayang naibubulong sa iyo ang pag-ibig na kailanmay hindi pa nasabi ng alimang puso sa iyo na hindi maring may larawan ng anumang pangungusap sapagkat ito'y karugto ng ating hiling. At kasama ng ating buhay at dugong nasa kalitit ang ugat ng ating mga puso. Ako man ay mapalad din sapagkat binigyan ako ng kapalaran ng may kapal na matagpuan kong ganyang pag-ibig. Yan ang aking dalangin. Yan ang aking pag-asa. At yan ang aking buong daigdig. Kaya buong aking pagtitiwala at pagmamahal sa iyo. At wala akong hinihiling sa iyo kung hindi ang iyong pangako. Na ako'y iyong laging mamahalin. Manalig ka. Makakaasa ka sa banal kong pangako. Sapagkat ang bawat tibok ng ating mga puso ay tutuhugin ang ating katapatan. Gagawin natin ang isang magandang kwintas ng alaala. Alaala magiging buklod ng ating pag-iibigan. Siya nga. At kung dumating ang dapitapo ng ating buhay, ang kwintas ng alaalang yan ay iaalay natin sa paanan ng may kapal upang pagpalain ang ating pag-ibig hanggang sa kabilang buhay. Pawandali sa iyong piling ay walang kapantay na kaligayahan. At kung tapos na mga sandali nito, at kung tayo nagkakalayo na, maalala mo pa rin kaya ako, kagaya ng dati? O paano kitang malilig? Habang buhay ay maalaala kita. Bakit, ha? Pilar, yan ang magandang pambagat sa isang awit. Sa ating pag-ibig, ang ibig mong sabihin? Oo. Tulungan mo kong maisan. Sa isang awit ng ating pag-ibig. Para-ara mo kaya. Oo. Ngayon din. At sa tanawing nakapaligid sa atin, ay malilikha mo ang awit na yan. Kanina, nung nagtatapat ka sa akin, ay biglang nagbago ang ating ang mga huni ng ibon, ang masayang mga lagatlas ng bati, ay naging isang sunatang sumaliw sa iyong mga pangako. Pakinggan mo. Hindi mo ba narinig?
bang narinig mo? Oo. Pilar, isang overbaista. Isang awit na walang kapantay. Oo, Celso. Isang awit na magbibigay sa inyo ng pangalan. Para kung nang nakikita ang maganda mong kinabukasan, maisulat mo lamang ang tugtugin yan. Paglalaba? Oo, kaya nga nagmamadali ako upang matulungan kita eh. Salamat. Tignan mo. Tapos na lang ito ng awit natin. Siya nga ba? Yuni mo nga. La ra 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 la ra ra ra. Pilar, ang data niya na ito ah. Huwag mong wikaing ika'y hamak. Huwag mong wikaing ika'y hamak. Bakit na ito? Kahit na isang mahirap. Pagkat ang tangi kong pag-ibig. Pagkat ang tangi kong pag-ibig. Ganyan ang hinahanap. Ganyan ang hinahanap. Aanhin ko ang kayamanan. Ang puso'y salawahan, nai ko'y pag-ibig na tunay, at walang kamatayan. Maganda ba? Oo, ang ganda. Maalala mo kaya ang sinta mo sa akin? Nang pag-ibig mo ay sadyang di magmamali. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang sa iyong pagmamahal. Hinding, hinding ito hanggang sa libingan. O kay sarap mamahal, nalunat mo'y ay di na mapapalang. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hinding, hinding I
maganda ang likha mong yan, Pedro. Salamat po. Bayaan mo ngayon pala mga ibatiin kita. Sapagat nasidya ko na magtatagumpay ka sa awit na yan. Hindi po lamang kung dapat niyong batiin, sapagkat si Pilar po eh, kasama ko sa paglalapat ng titik sa awit na ito. Naman ikaw, ang sabihin mo, gumara ang letra niyan dahil sa maganda rin ang subtugin. Basta ang masasabi ko eh, maganda ang kabuuan ng awit na yan. Tingnan ninyo, ang bawat nota may buhay, may damdaming nagpapahayag ng pagmamahal, at may kaluluwa naman ang bawat bahagi. Marahil eh, nasali sa iyo ang kaluluwa na isang yumaong kompositor ng ginagawa mo ang awit na yan. Hindi po naman. O baka naman, pinagsama na ninyo ang inyong mga puso upang hanguin ang inspirasyon sa tugtugin niyan, hindi kaya? O talagang itong singkong selo, oo. Hindi na mawala ang pagbibiro sa katawan. Yaman din lamang at napurin niyo ang ginawa nitong aking anak. Oh. Lalong dudulas ang dila ninyo kapag natikman ninyo ito, aking inihanda para sa pagkakataon. Siya pa rin lang. Rosa, huwag na pa. Anong Meres, ikaw naman. Kaya kapas sa inyo sa sinisyon, eh. Ibig mo sabihin, magsalita ka. Hindi na ako nakasingit kayong kuselo. Oh, ay nga naman na binibigyan na kita ng pagkakataon. Di ba? Eh, wala na ako. Napakyonan niyo lahat eh. Ano naman, pinang maganda ng letra eh. Iniiba mo. Ay! Ay ano yun? Sino? Ha? Ay, Menes! Upo ka ng tubig! Matalika, kumuha ka ng tubig! Saan ba kayo? Matalika, umupo kayo. Dito. Bakit ba, Rosa? Ano ba ang nangyari sa'yo? Tubig. Upo ako eh. Naku, nabigla ako. Mabuti pa tingnan natin si ka doktor. Mabuti pa ngayon na. Eh, tatawag na ako ng karitela. Magay sa'yo sa kanya. Oho. Doktor, talaga mo bang wala nang ibang paraan? Wala na, kundi operasyon. Operasyon? Oo, operasyon. Ang linpin ng mata ng iyong ina ay mabilis lumabog at siyang sanin ng kanyang pagkahilo at pagsakit ng ulo. Masay lang ang operasyon na nasabi ko sa iyo, kaya kailangan iluwas mo siya sa Manila. Susundin ko po lahat ang inyong payo, Doktor. Kahit na ipangutang ko eh, hanggang ng kaligtasan, gagawin ko po ito. At mabait lamang kanilang panigin. Siya, kami po'y magpapalam na, Doktor. Adios po. Oo, anak. At sa palagay ko'y kalabisan lamang ang isang operasyon para sa akin. Mapagtitiisan ko ito pagkat wala naman akong nararamdaman kahit ano na dapat kong ipangamba. Maniwala ka sana, anak. Kayo na maninang ako. Marunong pa ba tayo sa isang doktor ang pinag-aral na yan? Karamdaman ninyo yan. Ngunit ako'y matanda na at mga ilang panahon na lamang ang nalalabi sa aking buhay. Ang gagastusin natin ay... Kung gastos naman sasabihin ninyo, ahanap po tayo ng paraan. Ilang, marit bang matis na kayo nasa ganyang kalagayan? Ngunit ang lalong mahalaga sa iyong kalagayan mo, anak. Malapit na ang Pasko at ibig ko'y huwag kang mahulin ni maging alangan sa iyong mga kapwa, binata. Ang para sa akin po'y nangyay, maaari magantay. Pero kung anak may susunod sa Pasko, iyan kung lahat ng aking konti na ipong salabi, maubusod dahil sa inyong kalagayan. Inang, kayo ang lahat para sa akin. Hindi ko'y maaaring pabayaan. Celso, tanggapin mo sana ang munting halagang ito upang makatulong sa iyong ina. Alam mo naman na mahal siya sa akin. At saka hindi ko pa naman kailangan yan eh. Napakadakila mo, Pilar. Maraming salamat. Hindi ko matatanggap ito. Hindi ko malas tumanggap ng anumang tulong sa kantong paraan, Pilar. Ngunit kung ayaw mo naman, at saka mo na bayaran sa akin, sige na, Celso, kunin mo na. Huwag mo kong pilitin tanggapin yan. Kung ang iba'y natutulungan ko, ang ina mo pa kaya? Nabalang araw eh. Tatawagin kong aking ina. Marahil kung dumating ang araw na yan, maaari kong tanggapin ang tulong mo, Pilar. Ngunit sa ngayon ay ipinakikiusap kong
hakbayan mong sarili kong aking suliranin. Sapagkat ito lamang pagkakataong may pakilala ko. Ang malaking utang na loob ko sa aking ina. Magpapaalam na ako, Pila. Ikinalulungkot kong binigo kita. Rico, sandali lamang. May naisip ako. Ang ating tugtugin, baka makatulong sa atin. Sa paparong paraan? Iyalok mo sa mga tindahan ng musika. Sa akala mo ba eh? Naniniwala ako na magugustuhan lang tugtugin na yan. At lalong mabuti kung ikaw na mismo ang luluwas. Sapagkat hindi na ako naniniwala sa mga padapadala sa koreo kagaya ng nangyari sa inyong araw. Ang ibig mong sabihin ay... Eh. Oo, sige na, lumuwas ka na. At piyong-piyong magugustuhan lang tugtugin na yan. At kung ikaw na mismo ang gagawa noon, ay makakatulong pa sa iyong mga suliranin. Sige na, lumuwas ka na. Sige na. Tignan na. Huwag sana kayong makalilimot simula sa pagdating ninyo sa Maynila, Ate. Kaya kung unang gagawin ko yan. At huwag mo sanang kalilimot ang tumawag sa Diyos, anak. Opo. Ang feeling ko lamang sa inyo ay konting tiyaga at kababaan loob. Lahat po na ipagbibigay ninyo eh, susundin ko. Eh, maalala ko eh, huwag ninyong kalilimutan yung billing ko sa inyo isang preskong alak, ha? Ano ba ang isang preskong alak? 10 damawa na. Punta mo, batang ire, sinupong na naman ang kalukuhan. Mag-iingat ka sa sex gang. Mele, ikaw na sana ang bahala, Keser. Tapos sa mga bahay ng alabarang, ha? Iyan mga ipababaan mo sa aking pag-alis. Baka hindi ako magtagumpay. Magtatagumpay ka, Jesus. Magtatagumpay ka. Yan ang tanging idadalangin ko sa lahat ng sandali. Wala akong maipababaan sa'yo kundi ang aking pag-ibig. Ang aking alaala na laging nananariwa habang tayo nagkakalayo. At ang kasagutan ko ay ang mga sulat na ipadadala ko sa'yo. Na yung sasagutin habang ko hindi nagbabalik. Makakaasa ka. Ikaw nung baka lakihin na magiging narimba ng araw kaya ng sabi mo, hindi ba? Inang, alis na po kami. Pagpanahin ka ng Diyos, anak. Yung kunselo? Oo, anak. Maligayang paglalakbay. May inisang presko na alak, ha? Oo. Mene, ikaw na bahala dyan sa pinsan mo, ha? Ako na rin sa akong bahala, sige. Arreglado na. Pinapapasok na tayo. Tayo na? Teka muna. Ako naman ang papasok, ha? Eh, ako.
maiwan ka na muna rito. Eh, hina mo magsalita. Ang dami na natin pinagbentahan niya, hindi mabenta. Hindi ka muna, mais. Hindi ka may tumusin ito. Ako ang bahala. Malay mo, baka matandang babae yung nandiyan. Alam mo naman tayo, basta biyuda. Kukunting diga lang, mahina ka eh. May ikaw nang bahala, sige. Hintayin mo ako dyan. Oh. Ito mga diga. Magandang maga po. Tuloy kayo? Maaaring ba makatuloy? Ama po kayo. Yung Kwan? Anong Kwan-Kwan? Ay, Ginoo, kung hindi nyo nalalaman ko ay pinarito niyo sa aking opisina, ay maaari na kayo umalis. Ako'y maraming trabaho. Eh, yung pinsan ko ho? Eh, yung parang pinsan mo may kailangan sa akin, eh bakit ikaw nagpunta rito? Eh, ayun ho siya, ho. Ayan, ho. Gabing araw po. Bili kayo. Salamat po. Ikaw po kayo. Paglilingkod ko sa'yo? Dito po. Isang awitin. At maganda ang pamagat. Salamat po. Yan po eh, pinagbibilanan kung maipigan ninyo. Tingnan natin. Kaya kung baka na, Mr. Mark. Salamat po at nagustuhan ninyo. Maaari bang iwanan mo na muna ito dito? Okay. Pagkat ikukonsulta ko sa aking mga profesor. Bueno, bibigyan kita ng 500 piso kunin mo sa kung sakasakali mong magustuhan ng aking mga profesor. At saka ko nadadagdagan, maaari ba? Kayo ang bahala. Siya nga pala, meron akong party sa bahay bukas ng gabi. Pwede bang dumalo ka? Party ho? Halika sa opisina, bibigyan kita ng isang invitasyon. Saan ka nag-aalinlangan? Tumuloy ka sabi eh. Alam mo, kaya kita ipinatawag ay tungkol sa kontratang pipirmahan mo upang maglingkod sa akin. Kaya lang ako hindi makapunta sa opisina eh, dahil mabigat ang aking katawan. Kumainin nga kumain mo. Baka may lagnat ka. Meron nga. Ngunit hindi ko iniintindi. Ang mabuti kay mahiga ka nang mapahinga ka. At ako yung magpapatawag ng doktor. Salamat. Ngayon ko nakilalang ikaw ang maasahan ko. Magpapatawag ng doktor. Celso, pwede bang pakiayos ng mga unang? Pwede mong makaupo ng konti. Pwede ba? Celso, malalamigan pa ako. Pwede bang kumutang mo? Thank you.
lamang. Halin ka rito. Alam mo, namamanhid yung mga braso ko eh. Pwede bang paghilot mo? Humilot lang, hindi ka marunong? Ganito, ganyan. Oh, bakit naglalamig yung mga kamay mo? Natatakot ka at mahahawa ka sa akin? Nag-aalala ko baka ang karamdaman mo eh. O ano? Maupo ka nga rito. Dito sa tabi ko, ganyan. Pati itong tabi na, umpisahan mo doon. Ganito ba? Ito ba, ganyan. Talaga bang tapat yung pag-aalala mo niyang sa akin? Kinutupad ko lamang utos sa aking damdamin na tumatanaw ng malaking utang na loob sa'yo. Ngunit ang utang na loob mong yan ay may kapalit na kahilingang manggagaling sa akin. Alam mo, Celso, ako'y may sakit sa puso. Yan ang sabi ng doktor. Kaya ang susi at pamamahala sa aking opisina'y iiwan ko muna iyong kamay. Ako? Mamamahala sa'yong tanggapan? Oo, Celso. Sapagkat natagpuan ko sa iyo ang katapatang malaon ko ng pinapangarap sa isang katulong. Ngunit ako'y uwi muna sa amin sa probinsya upang asikasuin ang pagpapagamot kay inang. Iyan ay nasabi ko na sa iyo. Uwi ka kung magaling na ako. At saka hindi sa iyo. Ipagamot mo ang iyong inang sa lalong pinakadalubhasang doktor. Hindi ba lalong mas mabuti ang ganon? Ha? Nang magkaila. Alam ko ang dahilan. Narinig mo ang pagbabalita ni Mene. Ako man ay nag-aalala rin. Ngunit matibay ang aking paniniwalang mahal ka ni Celso. Ako'y kanyang ina. At higit ko siyang nakikilala kaysa sa iba. Aking pag-ibig ang paghangad ko sa kanyang tagumpay. Ang kabiguan ay para sa akin, hindi para sa kanya. Talagang kanya ng buhay. Kung may tuwain ng kalungkutan, Pilar, wala kayong alam sa akin, Alin Rosa. Kung masasabi, napakasakit ang gawang limutin. Para sa akin, ay napakasarap naman ang gawang magpatawad. Hindi pa natin nauuniwan ang lahat, Pilar. Balita lamang ang ating narinig. Darating siya sa Sabado. At saka lamang natin makapatunayan ang lahat ng iyong pagkakamali. Hindi ko po mapilit ang aking sariling maniwala sa lahat ng aking mga narinig. Patawarin sana ninyo ko. Pilar, sa wakas ay magkikita rin tayo. Bukas ay darating ko upang lunasan ang lahat mong pananamig. Ito na marahil ang sagot sa iyong mga dalangin sa akin. Upang tuparin ko ang sumpa sa ating pag-ibig at ang pangako kay Inang. Kailigaya marahil natin. Lalo na kung ikaw ay maging
Isang Doña Pilar na, ano ah? Talagang iniibig kita. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino man. Celso, dumalamig na yung pagkain mo. Oo. Lalabas na mo ako. Oh, ano ba? Ano ba yung dala-dala mong yan? Alibarang, maganda, no? Oo nga. Ito yung kasintahan ko sa aming nayon. De kaya pala uuwi ka bukas upang dumalo sa kanila. Alibarang, dalawang bagay ng aking pag-uwi sa probinsya bukas. Ang unay para sa aking ina, at ang pangalawa ay sa kaligayahan ng aking puso. Kanya pala kanina, masayang-masaya ka. Itong taong ito, nakakalimutan na pati pagkain. Oh, siya nga pala, tayo na ho. Kolehiyo Santa Ines, Maynila. Miss De Leon, pinagtibay ng lupo ng kolehiyo ang inyong kahilingan at kayo'y bibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Samantalang naglilingkod dito sa loob ng kolehiyo, inaasahan kayo sa lalong madaling panahon. Makipagkita kayo sa nakalagda sa ibaba nito. Umagalang. Sor Matilde. Hoy! Natutulog ka na naman. Sandali lang naiwanan to eh. O yan, bigay mo sa kanya, ha? Makararating ka sa kanya. Eh, bakit yun siya? Hindi pa sampu para hindi ka na sumagot. Pagsulat niya muli sa'yo. Nagbiro ka na naman. O siya, tuloy na. Teka nga muna. Bakit ka nagbiro ng ganyan? Magtatagal ba siya sa Maynila? Hindi eh. Baka sakali lang eh. Nabiro lang to eh, kumagat ka agad. Kung ano man, puro ka biro. At saka, gusto ko nga palang itanong sa'yo ang tungkol sa kanya. Manager, dalaga ba siya? Tama na yung tanong na yun, ha? Na, itatanong lang naman eh. Bueno, kung tungkol sa kanyang manager ang ating pag-uusapan eh. Aray, sumasama lang si Kumura ako. Bakit? Naku eh, matandang kuluban ha. Puro pasas ang kung pangit. Eh, lagyan mo na ng alambre mukha ng telepono. Ewan nga ba si Celso, kung paano siya nakatatagal kasama yung bruhang yun, no? Masyado ka namang mamintas. Hindi, totoo naman yun, eh. Pero gayunpaman, dapat natin siyang pasalamatan dahil sa ginawa niyang pagtulong kay Celso, hindi ba? Ba, kung sa pagganti ng utang na lobe, kami na bahala ni Celso niyan. Ba, bueno, baka mahuli ako sa biyahe. O, sige, ha? Siya nga pala. Bye-bye. Hoy, isulat, ha? Ako bahala nun. Ay pinagawa itong naraw ng inang sa Maynila. Napakaganda ng pagkakagulit, ano? Ang mga na hindi tiga rito, sinasabing ang panido namin eh, malungkot. Kami naman ay nasasayahan na. Ang napapansin ko'y malamig ang hangin dito. Lalo na kung umaga. O, Benes, ano ba? Lamig dito. Sanita. Sarap dito, lamig. Ginugutom na kami eh. Sige. Patuloy kayo ng kanyo. Salamat sa inyo. Huwag na ninyo akong pinupupo. Ituring ninyo ako na isang matagal na kakilala. Este, Celso, hindi mo nababanggit sa akin ganito pala kalala ang karamdaman ng inang. Ang kanyang karamdaman siya ang dahilan kung bakit ako inalo sa Maynila, pati. Tanong pala, hindi pagsama na natin siya. Malaki naman ang ating tahanan eh. Pati, ang kabaitan mo yung sobra-sobra, baka kami hindi makaganti sa'yo. Huwag ka ng ganyan. Pati ba naman ang konting maitutulong ko sa inang eh, tatanggihan mo? Eh baka nagugutom na kayo. Ano Meres, nakaluto ka na? Malapit na, maluto. Ay, kumain ka na, ito may hamong Pilipino. Eh, kailan ka paragaan ng pagluluto? Mawala kang balita. Ito, bago ay, may kagat na isa. Siguro ikaw ang kumagat. Celso! Ay, naku, Celso! Ninang! Ninang! Ituloy kayo, maro po. Naku, Celso, ang ganda ng asawa mo ah. Aba, hindi yun, Ninang. Magagalit si Aling Patria. Eh, Manu naman. Saka na natin pag-usapan yun. Manu po, Ninang. Ano mong pangalan mo, Ning? Patria ho. Patria Del Mar. Maw po kayo. Oh, ito ang prutas. Regalo ko sa inyo. Ay, salamat po. Naku, gustong-gusto ko ito. Mukhang tamis-tamis ho nito. Aba, yan ang maipagmamalaki namin dito. Naku, ito naman si Kumare. Oo, kung kailan lang dumadating ang inaanak at saka nakapagdadala nito mga prutas na ito, ha? Ano bang ginagawa mo? Pabaya ka naman eh. Nakakasuya ka. Bakit? Bakit pa raw?
Nakita ko si Pilar, kasama niyo ni Ricky, nagpapasili sila, no? Ewan ko sa kanila. Ewan ko pa raw. Ulit taong ito eh. Hindi ba niya alam darating ako? Alam niya, sinabi ko pa alam sa kanila. Alam pala eh. Ba't siya umalis? Sisisi mo ba yung tao? Maski ba narito eh, pupunta ba rito kasama mo si Patria? Sakalang ba'y sinama ko yan? Nagpumilit na si mama sa akin. Ano? Alam mo itong nalulad sa kanya? Pagpipigilan mo ba yan? Ano ka? Sinasabi ko na nga ba sa'yo, hindi musika mo nabili niya kundi ikaw eh. Tama na yan. Huwag mo sabihin sa akin yan. Ang ibig ko malaman, kung ano ang nangyayari kay Pilar at kay Enrique. Ano? Ha? Siya nga pala. Ito ang sulat niya para sa'yo. Siya, alis lang kumare. Ay, dali. Salamat, ha. At may nesasin din sila. Ako na maghahatid. Ay, uminom muna kayong taho. Binabati kita. Karapat-dapat ka sa alinmang karangalang maihahandog na sa labi. Hindi kita sinisisi kung ang tagumpay mong nagbigay sa'yo ng panibagong puso at pag-aakala. Talagang ang taong madaling masilaw sa sakislab ng salapi. Ang daigdig ay umiikot at kailangan pakinabangan natin ang bawat pagkakataon. Patawarin mo ako, pinatatawad din kita. Nakilala kong kamalian ang ibigin kita. Hindi ikaw ang lalaking makapagpapaligaya sa akin. Wala tayong puso, dinadakila ko sa isang lalaki. Sumama ako kay Enrique sapagkat sa kanyang pag-ibig ay muli akong nabuhay upang limutin ka. Kung meron ka mang Patria del Mar na may pagmamalaki, ako man ay may Enrique Monte na nakahandang palipin at maglingkod sa akin. Hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas, kundi pangamang panahon. Sir, hanggang ka lang pala. Kami ni Celso may pagtatapat sa inyo. Inang, kami ni Pati ay baka kasasalan ng madaling panahon. Inang, ngayon pa man eh, nangangako ako sa inyong magiging isang masunuring manugang. At mula ngayon, sa akin na kayo titira. Salamat, Patria. Inaasahan ko ang ginawang ito ng aking anak ay hindi isang pagkakamali. Mahalin mo sana ang aking anak. Bagamat kami maralit tayo, sagana siya sa pagmamahal. Alam kong siya yung ipagkakapuri sapagkat siya'y mabait. Kabait ang tanging kanyang mananap, ang kanyang pagkatao.
pagmahalan sa anak kayong walang mati. Salamat po. Pilar, alam kong si Ingkong Selo lamang ang maaaring makatalos ng pinaroroonan mo. Kaya sa kanya ko na ipinadala ang sulat kong ito. Sa sandaling binabasa mo ang liham na ito'y kasal na si Celso at si Patria. Silang mag-asawa ay maligaya naman sa tingin ko. Kung ako naman ang maitatanong mo, ay nabubuhay pa rin sa awan ang Panginoon. Subalit hanggang ngayon ay hinahanap-hanap ko ang pagmamahal ng isang pilat na itinuturing ko pa rin parang anak na dati kong napaglalambingan. Ikaw pala'y nag-asawa na rin. Kahit maniwari, sumainyo ang pagpapala ng Diyos. Tuloy ginagawad ko sa inyo ang binang isang inang nagmamahal. Sa lalong madaling panahon, ay ooperahin ang aking mata. Dalangin mo sanang makatawid ako upang sa pagkikita nating muli, makita ko ang iyong kaibig-ibig na mukha. Ang hindi nakakalimot, Nana Rosa. Alin Rosa, huwag ka naman magkakapa. Beta. Sabi ka naman sa inyo eh, tawagin na ninyo ako, tutulungan ko kayo eh. Eto ang tinapayo, eto. Yan. May isa pa rin mo dito. Saka eto pong sukulati ninyo, nakaharap ninyo. Oh, pabayaan mo na nga ako, Berta. Ginagawa mo naman akong parang bata. Ang senyorita mo na ang asikasin mo. Oh, kayo naman eh, kaya ako rin tinutulungan. Hindi nyo nakikita ang kinakain ninyo eh. Sige akong bahala sa inyo. Eto, eto ang sukulati. Magpapakabusok sana kayo, ho. Berta? Ay, ito pang ikaw doon. Berta! Ay, senyorita. Berta! Ho! Ano, naihanda mo na ang merienda ko? Ah, siya nga ko pala, ihanda ko na yun. Hindi mo pala ihahanda? Anong oras na ngayon? Kasi puro kaulo lang na inaaskaso mo, eh, bruha. Ay, mamaya. Ay, mamaya. Ay, dapat inaalalayan lamang ako. Ay, dapat baka ako alulawang madam ko, eh. Mabuti naman. Na akong dapat na pagsilbihan ay napapabayaan na tuloy. Sapagkat unti-unti yung sinasakop, pati ang aking mahina. Patria, hindi po totoo yun. Tama na! Saksina, ihanda mo merienda ko. Opo. Akala ba niyo wala akong pakiramdam? Mula nang matungtong kayo sa bahay na ito'y lumaki na ang ulo ninyo ng katakot-takot. At pati pa ako'y ibig niyong lampasan ngayon. Bakit ka nagsalita ng ganyan? Alam mo namang misa guli-guli, hindi ko tinatangkang gawin ang binibintang mo sa akin. Kung ako'y pinagsasawaan mo na ay... Hindi lamang pinagsasawaan. Talagang nung una pa'y kinamuhit. Dahil sa inyo, nagkabusot-gusot ang aking pamumuhay. Naluluging lahat ang aking mga negosyo. Sapagat sa'yo, may dala ng kabwisitan sa bahay na ito. Hindi ko akala. Kung man ay nagkamali. Dahil sa aking kabataan at kapusukan ay ito ang aking sinabi. Nakapag-ningit, kung maaari ko lamang ibalik ang panahon, eh, di, pinalik ko na sana. Huwag ko na lamang kayo.
kayo, makita pa. Ang ibig ko magsabihin, hindi mo minamahal ang aking anak. Kung sana ako nadapay, doon ako magpabangon. Hala, sige, doon kayo sa inyong sinig at huwag kayong para-hara. Sapagkat kung nakikita ko kayo, nag-iinit lamang ang ulo ko. Dinaramdam ko, Patria, kung ako ang naging tanhinong yung mga kabiguan, ngunit hinihiling ko lamang sa'yo. Mahalin mo sana ang aking anak, sapagkat siya isang mabait at ulirang asawa. Patria, Patria, Patria! Yan ang mabuti sa inyo, buwisit na matanda. Kayo inang eh. Lumalakad kayo, hindi pa kayo malakas eh. Eh, kumapit kayo sa akin, ihahatid ko kayo sa inyong silid. Eh, kumapit ko kayo mabuti. Ah, sir, sir. Inang? Hmm. Ba, naranalig kayo ah? Napagod lang ako ng kaan. Akalain mo ba naman si inang eh, ayaw ng patulong at ibig maglakad na nag-iisa? Aba, huwag niyo ba gawin yan? Ang sayo pa ng Dr. Sanguino na bukas daw ating ipindan yung mga mata. Pabay na ninyong alaga ngayon ni Pat. Silang, alam mo, katatapos kayo. At kaya nagkaroon siyang madog ng napakabayan. Eh, katatapos lang namin magmerienda. Siya nga ba? Oo. Ihahatid ko nga sana si Inang sa kwarto eh. Bait-bait niya na, ano daw ha? O, tayo na. Magpahira na tayo. Mahalin mo sa alam niya pa sa awa. Kaya talaga napakabuti niya mag-alaga. Halag na lang. Oo, okay na. O, ako na maghahatid sa Inang sa kwarto. Ha? Sige. Pag-membrin na muna ako, ha? Oo. Kung ano, bakit hindi ka pa nabibihis? Hindi ba't nang sabi mo isasama ka sa akin ngayon? Pihang masaya ang party ni Mrs. Luxin. At inaasahan pa naman nilang kasama kita ngayon. Mabuti kaya ikaw na lamang. Marami pa akong tatapusin papeles para sa opisina. Anong papeles yung sinasabi mo? Maaari mo namang gawin yung bukas. O baka ayaw mo lamang sumama sa akin. Hindi ba yan ang totoo? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Napapansin kong malamig na malamig ang loob mo. Marahil ay totoo ang sinasabi ng aking mga kaibigan. Hindi na ako kagaya ng dati. Hindi ko sinasabi yan. Hindi mo kailangan sabihin. Alam kong lumipas ang aking kagandahan at ako'y nakaharap sa pagtanda. Marahil ay yan ang napapansin mo, hindi ba? Huwag natin pag-usapan ng bagay na yan, Patia. Celso, ang may kasalanan ni PC Presi. Simula na isinilang ko siya lumipas ang kagandahang inibig mo. Ngunit hindi mare. Sa kahit anong paraan ay gagawin ko ang lahat upang manatili ang katangian ng dating Patria del Mar. Presi? Good morning, Papa. Morning, ha? Good job. Presi? Iha, makailang ulit ko ba sasabihin sa iyong huwag mo nang iparinig sa bahay na itong awit na yan? Nakalimutan ko kasi yung tabal-tabal mo eh. Kanina pa kami nagugutom ni Chumene. Siya nga naman, kumain na tayo. Hindi natin si Patria Meretz. Ikaw lang naman ang ibig kong makasabi sa pagkanto niya. Hindi na ako maghintay pa. Iha. Huwag na nga nang maghintay, kumain na. Huwag natin bibigyan ng anong mga sama ng loob ang iyong mga. Mari ba yan? Kumain na tayo. Meretz. Good morning, Mama. Papa? Becky. Anong sasabihin mo yan? Eh, gusto ko sana sabihin sa'yo yung sinabi sa amin ng Major Superiora.
Ano sinabi sa'yo? Eh, pinapapaghanda kami ng pyesa para sa graduation program. Ano yung handaan para sa'yo? Malaala mo kaya? Presid, tanghali na yan. Magbadali ka. Itinuro mo ba yan sa anak mo upang lalo mo akong pasakitan? Walang may tinuturo sa kanya. Ikaw naman eh. Hindi naman ang papang nagturo sa akin yan. Eh, sino nagturo sa'yo? Ang mestro ko. Presid, mahuli kayo. Tayo na tanghali na. Bye. Bye, Papa. Iha, sasama ko sa'yo. Ibig kumakaw sa pangmestro mo sa piano, ha? Nang iba niya ang tugtog yung tinuturo sa'yo. Bakit, Papa? Maganda naman yung sinating yun, ha? Alam ko maganda yun, ha? Ngunit, ibig kong ibayin na niya. At Tomas, itabi mong kotse, ha? Tayo na yun. Ako'y naparito upang hilingin sa'yo kung maaari. Ibay mo na sanang ang tugtugin itinuturo mo kay Presi. Bakit, Papa? Maganda naman ang tugtugin yan, ah. Kung hindi na rin naman ang pyesa niya nang itutugtugin, eh, mabuti pang itinaksa sa graduation program. Alam ko, ha. Magandang tugtugin yan. Presi, pagbigyan natin ng mamamoy, ha. Senyora, senyora. Sandali po lamang. May kailangan po ba kayo? Oo. Sandito ang music room ni Miss Pilar de Leon. Doon sa bandaron. Salamat, ha? Hindi na sana dapat bangkin sa mga bagay niya. Sana'y ako na nagpusang tumangging ituro kay Presi yan. Ngunit naniniwala ako na ang tugtugin na yan para sa buong daigdig. At hindi maaring ang kininang sino man. Masaktan ang masasaktan. Magaling. At matapang ka pala. Ikaw ba ang kasintahang ipinagmamalaki nito si Celso sa akin? Patya. O huwag mo kong pigilan. Mama! Lumayakad ba kapag ikaw ay madamay? At akala mo hindi ko na kayo mahuhuli, ano, ha? Anong ibig mo sabihin? At nabawala-walaan ka pa, ha? Huwag mo kong piliting pagbatay ka ng kamay. At tinatakot mo ako? Baka akala mo maaari mo siyang agawin sa akin, hindi maaari. Anong iskandalo sinasabi mo sa akin? Magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay mo, bago mo siya makuha. Ano? Uwi, 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 uwi. Iskandalo sinasabi mo siya. Papa, papatayin ko dyan. Papatayin ko dyan. Pina. Mang Pepe. Huwag kang mag-alala. Hindi ko maaaring malimutan ang lahat ng kabutihang loob na pinakita mo sa akin. At tumasa kang, hindi ito maaaring makaabot sa Madre Superior. Samahan mo na yung batang niya sa kanyang kwarto. Mr. Montes, kayo na ang bahalang magkintay. At ipinatawag ko na siya. Opo, Madre. Buenas tardes, Madre. Pila! Talagang hindi ka nagbabago. Lalo kang nagiging kaibig-ibig. Salamat. Ikaw din pala ang dating palabiro. Maupo ka, Enrique. Salamat. Pilar, ito'y hindi na biro. Alam mo, buhat ng huling dalaw ko sa'yo, sinikap po ng mabuti ang mag-aral. Ngayon, isa na akong ganap na abogado. Nakasulit ako sa bar, at sa susunod na linggo, magbubukas na ako ng sarili kong opisina.
Mapalad ka, Enrique. Hinahangad ko ang iyong tagumpay. Salamat. Ang lahat ng ito'y iaalay ko sa iyong paano. Hindi mo na ako ikahihiyang iyong Pilar. Sinabi ko na sa'yo, hindi na ako muling iibig kailanman. Dinaramdam kong biguin lahat ng iyong pagpapago. Hindi mo dapat tutukanan ang sinabi mong yan. Sa ganang akin ay totoo. Kung sa bagay, hindi ko malaman kung ano pang kapalaran ang darating sa aking buhay. Gayunpaman, maaaring magbago ang aking isipan. Balang araw. Sapat na sinabi mong yan upang muli akong mabuhay ng pag-asa, Pilar. Ako'y maghihintay. Salamat. Napakadakila ng iyong puso. Kaya naman tinuturing kitang parang isang tunay na kapatid. Kung totoo ang sinabi mo yan, paunlakan mo naman ako sa isa kong kahilingan. Ano yun? Sabihin mo. Kung kaya ko ba, bakit hindi kita pauunlakan? Salamat. Aanyayahan sana kita bukas ng gabi tungkol sa isang salo-salong handog sa akin ng aking mga kaibigang abogado. Yun lamang pala eh. Hayaan mo't hihingin ko ang pahintulot ng Madre Superiora. Naniniwala akong papayagan nila sa mama ko sa'yo. Hayaan mo't akong bahala. Salamat, Pilar. O bueno, ha? Hanggang bukas ng gabi, ha? Oo. Bye. Bye. Maligaya sandali sa akin, Boy, sapagkat pinaunlakan mo. Maari ko bang hiyain ang isang abogadong katulad mo? Kaya na't ipakikilala kita sa aking mga kasama. At pagkatapos noon, ang buhay ng tahimik ang prinsipe at ang prinsesa sa kanilang magandang palasyo. Hmm? Magandang pwede, no? Kaya na't tapos na. Oo nga, maganda. Pero ang iksi-iksi. Oo nga, matulog ka na. Anong maiksi? Isang oras ko nang kunukwento sa iyo, eh. Sige na, tulog na. Isa pa. Bagong galing ka sa sakit. Pag magaling ka na, ha? At malagas ka na. Gabi-gabi, tutuong kita. Hmm? Sige na po ko. Ito yung blento lang. Hindi ko iniintend pa ang mama. Tsaka hindi ko pa natutulog. Ibig ko, pagdating ng mama mo, lagi ko sa niyang natutulog na. Para sabihin niya, uy, yung bata yung si Presi, mabayat. Ibinom ng maraming comics, maraming laruan. Mabait na bata yung si Presi. Sasabihin niya. Hindi naman ako mahal ng mama eh. Mabuti ka pa, mano, college na siya ng alis kahit ako may sakit. Presi, huwag mong sasabihin yan. Mahal na mahal ka ng mama mo. Kaya lamang marami siya na si Kaso. Kaya matulog ka na yan, ha? Good night, ha? Bakit ising pa ang batang yan? Bakit yun ka lang? Hindi ko gusto yung tanong mo, Celso. Marahil kaya ako natalo sa madyok sapagkat hinihintay mo ako, ano? Hinihintay nga kita. Pagkat nakalimutan mo meron kang anak na galing sa sakit. Ah, walang kwenta yan. Yan ay lagnat laki lamang. Ikaw itong nagpapalubha. Tama. Ay, matulog ka na. Alam ba ang ating gabi na? Tama na. Huwag mong tatas yung tirig mo. Ay, sa labas. Ah, good night, eh, ha? Good night, Papa. Good night, Mama. Bakit ito talaga yan sa harap ng iyo, ha? Bakit? Anong masama sa akin sinabi? At talagang mas importante na sa iyong anak mo kaysa sa akin, ano? Depress me, si Kate Patea. Huwag mo sana kalilimutan, pinagtatakpan ko lamang ang pagkukulang mo sa kanya. Pagkukulang? Bakit? May doktor naman tayo? At anong ginagawa ng aking salapi? Bakit hindi mo tinawag ang doktor? Anong ginagawa ng aking mga lila? Sigaw. Uy, anak ka. Lasing ka ba? Yan! Yan! Yan na lamang ang lagi mong ginagawa. Napagbintangan mo ako. Siyempre ako may kasalanan. Lagi ako! 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 O, pati yan. Huwag mo sanang itaas ang boses mo. Nung una niya ako yung anak. Ngayon na yung iyong anak. Wala nang mahalaga sa'yo kung di sila. Bakit wala na akong kwenta sa iyo? Sabi ka pa, sabi ka pa. Ikaw bakala. Ibig mo malaman ni Presing ka tutuharan na. Nang ating tahanan yung wasak. Wasak ating kinabukasan. At bakit? Kasalanan ko ba? Wala kang pakialam kung ano man ang ibig kong gawin. Ibig kong magsaya, ibig kong maglaliw. Hindi mo naman ako nagsusubutan ang anumang kasiyahan. Tama. Huwag ka na mag-isip ko. Yung ibig mo mag-isip. Nasamang kita.
Pag-bis ka lang ito. Mga kaibigan, ito na marahil ang pinakamalaking surpresa ngayong gabi. Sapagkat sa kahilingan ng mga abogadong nagkakatitin-titin dito, ay napasangayon ko si Binibining Pilar de Leon na magparinig sa atin ng isang napakagandang awit. Pasalubungan natin ang masigabong talagpakan na... Hindi ka marunong magpatikayo kaila. Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Kasi tinatanong mo pa. Hindi ka na nakutya sa iyong sarili. Talaga bang ibig mong malaman kung bakit ako nagkakaganito? Pwede pagtatapag ko sa iyo. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang nagdulot sa akin ng kabiguang walang kapantay. Minahal kita at dinulutan ang lahat ng kasaganaan. Ngunit ano na pala ako? Wala! Wala! Iniulit ko sa'yo. Huwag mo sanang ubus natin pagkitimpi. Anong pagkitimpi? Pagkitimpi sinasabi mo sa akin. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Wala ka ng katwirang humarap pa sa lipunan. Ito'y katapusan na. Dahil sa kapusukan ng iyong kalooban, ay umabot ka na sa pinakamababang hangganan na nararapat lamang sa mga hayop na walang kaluluwa. Ikinaiya kita. Magtutuwis tayo ngayon, Celso. Bitawan mo yan. Hindi ko bibigyan ito.
ito para sa ating dalawa. Hindi ka na maaaring agawin pa ng sinuman. Isasama kita sa kabilang buhay, Celso. Hindi yung nalalaman sinasabi mo, Patea. Nasisira ka ng bait. Makumusdiri ka. Ako'y nagkamali. Ngunit hindi ko na pinagsisisihan ngayon. Akala ko'y mabibili kong iyong pag-ibig. Pinagugulang kita ng salapi. Hinango kita sa karalitaan. Pinagilala kita sa mataas na lipunan. Natanyag ka at kinaingitan ka ng lahat. Ngunit ano na pala ko? Wala! Wala! Hindi ka pa rin nagbago. Hanggang ngayon, palibhasay sa pusali ka nagmula. Kaya sa pusali pa rin ang ibig mong tunguhin. Itama mo yan. Huwag mong tangkaing agamin ito sa akin. Sapagkat ito'y para sa ating dalawa, narinig mo? Mamamatay tayong dalawa. Para sa ating dalawa ito. Bitiyon mo yan. Papatayin kita, papatayin kita. Maraming salamat, Matilde. Hindi ko kayo malilimutan. Papayain ka ng Diyos, Pilar. Naniniwala akong wala kang kasalanan. Subalit, dapat nga naman natin pangalagaan ang malinis na pangalan ng kolehiyo nito. Inaramdam ko ng labis ang iyong pagpalis. Ngunit ito'y utos ng Madre Superiora. Wala tayong magagawa. Wala kayong aalalahanin. Babalik na lamang po ako sa aming probinsya. Maraming salamat. Diyan na kayo. Samahan ka ng Diyos. Aming nayo. Mabuting pagkakataon na makapagpapaalam ako sa iyo. Hindi ka maring umalis ko. Kaya ako naparito sa iyo pang ibalita sa iyo na kinakailangan kong marapas sa paglilitis na gagawin tungkol sa pagkamatay ni Padre Dalma. Hindi ba maring huwag na akong humarap doon, Enrique? Hindi ko matitiis na. Hindi mo matitiis na bakit ang inuusik si Celso. Pakatapos ang mga pasakit at hirap ng loob na itinulot sa iyo. Pakatapos na halayan ka sa karamihan ng tao ng kanyang asawa. Pakatapos ang maraming gabi ng pagluha at pagnitis, ay mahal mo pa rin siya. Talagang pambihira kang babae, Pilar. Isa kang tunay na ulir ng Pilipino. Naniniwala ako, wala siyang kasalanan. Hindi niya magagawang pumatay ng tao. Kaya kailangan pagtanggol niya sa Enrique. Alang-alang lamang sa akin. Pabaya mo at gagawin ko ang lahat ng aking kakaya. Tayo. Upo ka. Salamat po. Galang-galang na hukom. Exhibit A. Kanina ba rin ito? Silensyo. Bini-bini. Pinaalala ko sa inyo na tayo wala sa lansang. Tayo nasa harap ng hukuman. Opo. Kaya ang tanong ko'y sagutin ninyo ng maikli, ngunit maliwanag. Opo. Kanino revolver ito? Sa inyo po, Sa akin po, Sa senyorito ko. Ito ang ginamit niya pagpatay sa senyorita, hindi ba? Tutol akong ginahukom. Ang pagtatanong na kinakailangan baguhin sapagkat lamag sa kautusan at naglilis sa katotohanan. Baguhin ang pagtatanong. Pagkatapos na marinig mo ang puto, nakita mo ba kung sino may hawak ng revolver na ito? Opo. Sino? Ayaw ko po, naku! Madalas ba sa inyong nightclub ang nasa sakdal? Opo, madalas po. Halos gabi-gabi. Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Siya po isang taong mabait. Tahimik at mababang loob. Noong mga unang araw. Noong gabing magkagulo sa iyong nightclub, ano naman ang pagkakatingin mo sa taong nasa sakdal? Ibang-iba na ho. Nalilisik ang kanyang mga mata. Na walang iniwan sa isang harimaw na ibig kumain ng tao. Noon pa man ay
tila ibigay patay ng kanyang asawa sa matinding lalim. Buka. Totoo ba na magkasintahan si Pilar de Leon at ang nasa sagdal? Totoo po. Kung gayon, maliwanag na si Patria del Mar ang naging dahilan upang silang dalawa ng nasa sagdal ay magkahiwalay, hindi ba? Siya nga po. Nitong mga huling araw, totoo ba na ang nasa sagdal ay madalas magtungo sa kolehiyo upang makatagpo si Pilar de Leon? Opo. Hindi ba yun ay maliwanag na katibayan na muli nilang sinasariwa ang kanilang pag-iibigan? Ah, wala na akong pakialam dyan. Hindi ako mukha niyong tismoso. Wala akong pera. Maupo ka. Maupo ka. Na-hold up ako. Narinig mo ang putok na pumatay kay Pat. Nakita mo rin kung sino may hawak ng revolver na ito na mangyaring sa una. Sino may hawak? Sino? Eh, kayo ho ah. Tangkot sa iskandalo ito. Patototohanan ko kahit saan. Siya isang babaeng uliran sa kabaitan. Banal. At kailanman na hindi sumama o nakipagtagpo sa nasa sagdal. Ang kanyang pagsama kay Atty. Montes sa nightclub ay nagpapatunay na siya isang babaeng mahilig sa kasayahan at mabilis na pamumuhay. Kaya hindi dapat pagtakana ko sa man itawaging isang babaeng malago ng asawa, hindi ba? Hindi po totoo yan. Sa mahabang panahon ng aking paglingkod sa loob ng kolehiyo, ay buong katapatan kong masasabi na di minsan lamang siya lumabas ng bakura ng kolehiyo. At yan ay nagsumama siya kay Atty. Montes. Kung ngayon, bakit yun ang naging kahuli ang gabi ni Patria del Mar? Bakit? Sapagkat ang babae niyo na hindi na makatiis sa kanyang pangulila, kaya taong nasa sagtali gumawa ng hindi karapat-dapat upang sila'y magtamasan ng kaligayahan at kamunduhan. Tutol po ako, kagalang-galang ako. Hindi po totoo yan! Hindi! Sa buong buhay mo, ay wala kang pinaglan ng taos pusong pag-ibig at pagmamahal kung hindi ang nasa sagtal, hindi ba? Ang mga bagay na yan ay hindi ko maaring pagkaila. At hindi ko maaring ipaglihim kanino man. Sapagkat mula pa sa pagkabata, ay minahal ko na siya. Nanginig na sa akin. Masarap na romansa. Nung mabalitaan mong siya na pakasal kay Patria del Mar, anong ginawa? Nagpakalayo-layo na. Hindi ko na sila ginambala. At sinarili ko na lamang ang aking pagluha. Hindi ba totoo? Dahil itong mga huling araw ay nalaman mong hindi pala maligayang nasasaktan sa piling ng kanyang asawa, kung kaya't pinagkaisahanin yung ilikpit si Patria del Mar, ilikpit upang mawalang hatlang sa inyong kaligayahan, dalawa, hindi ba? Hindi ba? Hindi totoo yan. Kailanman ay hindi namin pinalak gawin ang mga bagay na yan. Kailanman ay hindi namin pinalak bumalik pa ng aming pag-ibig. Kung kaya'y bakit pinatay ni Celso ang kanyang asawa? Bakit? Bakit? Hindi totoo yan. Hindi siya pumatay. Hindi maaaring patay ni Celso yan! Hindi siya maaaring kumatay na tao! Hindi! Bakit mo pinatay ang iyong asawa? Hindi totoo yan. Hindi siya pinatay. Hindi siya pinatay. Hindi ba totoo na kung kaya mo lamang pinakasalan ng iyong asawa upang magkaroon ka ng sapat na salapi upang ipagamot mo ang mata ng iyong ina? Nung yayain kong pagpakasal kami ni Patria, ako'y naniwala ko sa aking sariling iniibig ko siya. Huli na nang malaman ko ang tunay kong loobin sa kanya. At hindi rin ba totoo na halos bulag na mata ng iyong ina? Subalit pagkatapos na makasal kayo ng iyong asawa ay nagkaroon ka na ng sapat na salapi upang ibahin sa kanyang operasyon? At ang salaping yun ay kay Patria, hindi ba? Totoo po. Nitong mga huling araw, ay wala ka ng pag-ibig sa iyong asawa sapagkat nanarariwa na muli sa iyo ang pag-ibig mo kay Pilar. Ba, ikaw ba yan? Ah, ito pala pa. Ako nga mo, inang. May lakad ka ba? Oo nga, pupunta ko ako sa isang party. Party? Oo. Ikaw naman mag-isa. Bakit? Masama ho ba lumakad na nag-iisa?
Ay, hindi naman. Nalamang iba na yung kasama mo, sir. So, iba na yung kasama mo lagi asawa mo tuwing ka ilalakad sa kanyang mga pa. Aba, eh di siya mo may kasalanan, matuto siyang umuwi sa oras. Eh, dyan na kayo. Teka muna nga, anak. Eh, ano ba sasabihin ko kay Sir? So, kapag dumating, eh, alam mo na eh, ako lang yung inuustisa kapag ikaw hindi nadatagsan ng bahay eh. Ano ba? Aba, sabihin niyo kay Celso, yung kung ano man ang kailangan niyang malaman, eh, ako ang tanungin niya. At saka, para tayo magkasundo, eh, huwag niyo akong pakialaman sa aking mga lakad. Ikinalulungkot ko kung hindi mo nagustuhan ang aking pagtatanong. Ikaw ay anak ko na rin, kaya't hindi mo maaalis sa aking ako eh, mag-alala. Hindi mo ako batang munti na kailangang alalahanin. Nalalaman ko ang aking ginagawa. O, dyan na kayo. Malayang dumating nga. Eh, ba't kayo nagnanampaso? Anong ginagawa naman kasama dito sa bahay? Bakit? Masama bang magnampaso eh? Talaga ko naman itong ginagawa ito sa atin. Lumuluha kayo na. Ano ka ba dinaramdam? Wala, anak. Talaga lamang nagluluha ko minsan ang aking mga mata. Inang, meron kayong pinapili niyo sa akin. Batang ito talagang napakamaurigan. Ano bang ipaglilihin ko sa iyo? Matagal kong napapansin na pero hindi ka nasisiyahan dito, Inang. Itong batang ito, ano bang hindi nasisiyahan ang sinasabi mo? Alam ko, Inang, hindi na magtatagal eh matutupad ng pangarap mo. At alam ko rin ikaw ay nasasabik na makabalik sa ating nayon. Bukas, ako'y tutungo sa sayo upang ayusin ang aming negosyo. Pagbalik ko, ay ipagagawa ko ang ating bahay sa nayon, ano? Ibibigay kita ng mga muebles. Ng refrigerator at dalawang katulong para sa'yo lamang inan. At saka yung piano mo. Ang tunog eh. Tunog tipis na eh. Palitan natin yun inan. Ay, tupatang ito. Balay pang iyon ako kasalipa ako. Nalo ko naman ang katakot-takot. Baka maging kahiyahiya kay Patria. Bakit maging kahiyahiya? Ang kwartang gugugulin ko'y sarili ko naman. Yan ay naiimpo ko sa aking sariling pagsusubik, Patinang. At ang kwartang yan para sa'yo bilang pagganti ng isang anak sa kanyang magulang. Hindi ka ba natutuwa niyan? Sino pang magulang ang hindi matutuwa na magkaroon ng mabait na anak na katulad mo? Kaya huwag ka na maglampaso. Tayo na sa'yo sila. Mababo nga akong bata ka. Tayo na sa'yo sila. Pagkatapos, magbibrienda ka. Wala kang gagawin din magpahinga hanggang sa lumakas ang katawan mo. Ginagawa akong parang bata mo din. Baba mo ako. Tama na ito. Ngayon, ikaw ang baby ko. Tayo na. Ba, matay ata ang pinahin namin ko, sa? Eh, dadating na niyo rito mong galing sa Cebu. Wala ko dito yung magbaba na mong galing ngayon, ano? Bakbakang ano? Sino bang matita? Chita paano? Eh, ang ibig ko sabihin eh, talo sa ano? La 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 ri la la la. Aba, maganda tayo kinakanta rin yan.
Sino naririnig ko rin ang senyorita eh? Humuhuni yan. Nilikaya ng senyorito mo. Noong kami eh, nasa aming pangunting nayo. Marahil inspirado ang senyorito nung ginawa yan, ano? Ay, talagang inspirado siya, no? Eh, kahit naman si Inoue talagang magkaka-inspirasyon kapag kaharap si Pilar. Pilar? Sinong Pilar? Ah, eh, siya ang unang kasintahan ng iyong senyorito. Eh, maganda po ba naman si Pilar? Napagandang babae niyang si Pilar. Palibhasa ay maliliit pang bata eh, kalakalaro na ni Celso. Ang pagtingin ko ba kay para kung tunay na anak. Siya nga ho? Talagang nakakatuwa yung batang yan. Ubod ng bait at napakaamo ng mukha. Akala ko nga eh, silang dalawang magkakatuluyan takat. Ang kantang niya, eh nilikha niya para sa kanya. Ako ay naniniwala sa kasabihan. Susubo na eh, nalalaglag pa. Yan! Ay, Pilare! Yan ang nga pala ako sa pagkukupkup ko sa inyo dito sa bahay na ito. Ang aglahina ko sa akin likuran. Sa harap pa naman isang alila lamang? Sige! Ipanabin yung inagaw ko ang anak ninyo! Sige! Ay, Berta! Sige na! Oo, Aling Pilar! Eh, yan naman niya. Walang utang na loob! Pagkatapos idulot ko sa inyong lahat ng kasaganaan, yan ba yung sinyo sa akin? Sayang! Sayang na mga dalapay ni ginugol ko sa pagpapagamot ko sa madal niyo! Sayang! Sayang mo na! Malapit na ta! Lamigan mo ang iyong kalooban. Basta ka magalit. Basta ka magalit sa iyo. Lamigan mo sa aso. Huwag ka ikaw ang kailangan. Lumayo kayo sa akin, maririnig mo ito. Lumayo kayo sa akin! Basta ka magalit sa akin sa iyo. Karantahan mo na ako. Basta ka sa iyong magalit. Mahuhuligin na kayo. Ayaw ko na marinig kung ano man ang sasabihin niyo sa akin. Mahuhuligin. Si Berta, akala ko nga walang tao dito sa bahay. Honey. Celso. Bakit, honey? Si Berta ay nasa ospital at pinababantayan ko si Inang. Si Inang? Anong yan kay Inang? Nahulog siya sa hagdanan. Napilayan ba? Kailan ba nangyari? Hindi mo tinawag ng long distance sa akin. Kahapon lang nangyari. Ang sabi ng doktor ay, malubha ang kanyang kalagayan. Celso, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saan ang ospital? Sa Lourdes. Celso, sasama ako. Hintay! Inang. Ako si Celso. Inang, ako si Celso. El. Anak ko. Salamat. At dumating ka. Kumusta na kayo, Inang? Ako eh. Anong dinaramdam ninyo? Kasi ayaw makinig sa akin eh. Sinabi ko nang huwag magpalik panaog sa hagdan. At kung ano mang kailangan niya eh, dadalhin ko sa kanya. Ngunit ayaw makinig sa akin. Inang, ba't hindi kayo nakinig kay Patria? Si
Ano yan? May sinasabi kayo, Patrick. Ay! Napapansin kong tila mabigat ang loob mo sa akin. Maghapon kang walang kasibo-kibo. Mari bang sabihin mo sa akin kung anong dahilan? Huwag mo kong pansinin. Mabigat lamang ang katawan ko. Bakit kung tingnan mo ako, ibig mo akong lamunin ng buhay? May kahulugan ang mga kilos mo, Celso. Marahil na ibig mo ko si Sinto pagkamatay na yung iyong ina, no? Sige, sabihin mo sa akin! Bago nalagutan ang hininga si Ina, may ibig sabihin sa akin. Ngunit hindi niya nasabi sapagkat kaharap ka pa niya. Iyan ang ikinapabalik sa akin. Tama ka, Tweed eh. Pinaghihinalaan mo nga ako, no? Iniisip mong marahil eh. Sinadya kong humarap sa inyong dalawa. Para huwag siyang makapagsumbong sa'yo. Sige, pagbintangan mo ako. Titihin mo ako. Sabihin mo pang itinulang kong iyong ina kaya siya namatay. Sige, sabihin mo. Bakit hindi ka sumagot? Sige, tawagin mo akong kriminal. Pabilibid mo ako. Wala na rin lamang akong kabuluhan sa iyo ngayon. Mabaya, utang na loob. Bigyan mo ko ng katahimikan. Manamanap! Walang utang na loob. Pagkatapos ang lahat kong pagsisikap upang makilala ka sa lipunan. Pagkatapos na magpagkaloob ko sa iyo ang lahat at lahat. Patria! 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 Berta! Berta! Senyorita, bakit po? Naku, ano pong nangyari, senyorita? Ipagdaan mong kotse kay Tomas. Madali ka! Opo, ngayon din. Malapit ka ng maging ama. Doktora, ano? Ang ibig niyo, ako'y magkakaanak? Oo, Patria. Bakit? Natatakot ka ba? Nangyari, baka hira ang aking katawan at magmukhang matanda. Nagkakamali ka, Patria. Ang bang nagkakaanak ay lalong gumaganda. At lalong napapamahal sa asawa. Tayo na, honey. Matasyarin kayo dito minsan sa isang buwan. Parang matingnan natin kung anong kalagayan mo. Opo, Doktor. Salamat po. Diyos.
Ano po yun? Tingnan mo. Uy, tingnan mo, ha? Tingnan mo, tingnan mo. Ayan, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Eh, ito, surprise namin kay Presi. Tingnan mo. Naiintindihan ba yan ang bata? Eh, para iisang taon lamang si Presi? Eh, bakit naman hindi? Tignan mo, sarap-sarap po. Tignan mo. Oh, oh, oh. Berta. Sarap, ano ha? Sarap, ha? Senyorito ang bata. Sarap, talaga niyan. Ayan na, ayan na. Alam mo ha? Okay mo ito, ha? Presi, ha? Sige, ha? Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Ayan, oo, oo, oo. Tignan mo, ayan. Kasi sabi ko sa'yo, patulugin ni Berta yan, eh. Ayan. Sumbay nga, ikaw naman, eh. Dalawang kandila, dalawang taon ka na iha, ha? Huwag ka nang umiya ako. Tira mo ito, tira mo ito. Tama na yan. Kasi aalis tayo, ha? Ikaw naman nagmamadali ka. Birthday ni Craig. Tawag ito, tira mo ito, tira mo ito. Halika, halika. Halika, tira mo, tira mo. Ha? Eh, mas importante yung pupuntahan natin. Ito po sa negosyo yun, ha? Negosyo, negosyo. Magbihis ka nga, sige. Tira mo. Magbibihis na ako. Oo, sige. Iwanan kita. Oo. Ang ibig sabihin niya, apat na taong ka ngayon, hmm? Ipang ko, ha? Ang best time din mo, ha? Ito, oh. Oo, oh, kita mo na, ha? Saan pupunta? Bakit? Nakalimutan mo na? Ngayong hapon ang madyong party ko, ha? Madyong? Nakalimutan mo bang birthday party na ko? Ikaw ba'y kulang pa dyan? Yun ay hindi ko maaring iwanan sapagkat yun ay binipisyo para charity. Ay, ikaw ang bahala. Important pong madyong kayo sa birthday na ko. Okay, ha? Hmm? Ano ba, Celso? Wala ka nang gagawin kundi asikasuhin ang kwarto ng anak mo? Saan pupunta? Abay, mauhuli na yung batang yan sa klase. Saan naroon bang batang yan? Tanghali na! Naku, mama! Hindi kita sinasadya! Sige, mauna ka na sa kotse. Tanghali na. Laro ng laro. Lakad na. Gusto ba? Mama? Lakad na. Tawag ka ako. Ano ba ginagawa sa anak mo? Tinatakot mo siya? Kailangan niya ng bata. Konting disiplina. Palibasa ikaw, masyado mong inipoil. So, pagkatapos ng mga ginagawa mo, ay hihintay kita, liliksinin kita sa musika, ha? Opo, sir, matindi. Totoo naman yata ang napakarami ng ginagawa mo. Nakaaral ka pa at lahat. Baka hindi ka na makapagpatuloy sa impak mo, maestro. Magkasakit ka ba? Hindi po, ito na lang po, eh. O, bueno, ha? Antayin kita sa kolehiyo. Dali ka sana. Opo, susunod na po ako. Turo siya ng musikang yan. Ang mama mo? Hindi, papa. Bakit? Nagusto mo ba? Maganda niyo, papa. Gusto mo ulitin ko? Ah, huwag na iha. Huwag na. Hindi na tumututong ang garam. Mama, nagusto mo ba? Narinig mo rin? Hindi. Marahil ang papa mo nagturo sa iyo, no? Presi, tandaan mo ito. Ibig kong malaman mong hindi maaaring tutugin ang sonatang hindi sa bahay nito. Naintindihan mo? Sa'yo, Presi. Alam mo, sa isang batang katulad mo, nag-umpisa pa lamang sa pag-aaral ng piano, ay hindi ba dapat ang tumutog sa mga ganyan sonata, eh? Sorry, ah. Gustong-gusto ko pa naman matutuhan, eh. Pato Latino! Buenos dias, madre. Mga ninyas, gaya na nasabi sa inyo kanina, narito ngayon ang inyong magiging bagong music teacher, si Miss Pilar De Leon. Good morning, children. Good morning, children. Bueno, ikaw na ang bahala sa mga bata. Alam mo naman, kailangan ako sa kabilang kwarto. Oh,
Opo. Gracias, madre. Sino sa inyo ang mahinang tenga? Siya bingi! Bakit naman niyo siya tinatawag ng bingi? Adela, totoo ba? Hindi, ma'am. Kunyari, naiulit sila sa akin. Hindi mo naman ako bingi. Hindi namin siya tinutukso, ma'am. Yun ang ibinigay sa kanyang pangalan ni Sorry Majors. Kasi madalas siya mahuling hindi nakikinig sa question. Naku, naku! Nagpasikat na naman ito. Tama ka na! Quiet! Hindi naman pala bingi si Adele. Kaya huwag niyo siyang tutuksuhin, ha? Ang dapat natin pagsikapang makuha ngayon ay ang medalyang ginto na ipagkakaloob ng kolehiyong ito. Tutulungan ba niyo ko? Yes, yes, ma'am! Alright. Class dismissed, ha? Away, ha? Ma'am, sinigawan niya ako eh. Anong sinigawan? Ako itong itirabong bambang ko eh. Di ba? Saka tinulag pa ako. Bakit ka gumagawa ng ganun, Adela? Kasi, suplada, ma'am. Anong suplada? Hindi naman kita kinikibo dyan ah. Huwag mo nang uulitin uli yon, ha? Pag ginawa mo pa yon, susundin na kita sa Madre Superiora at pihong-pihong maghapon kang luluhod. At ikaw naman, Presi. Makikipaglaro ka sa kanila nang huwag ka mapagkamalang suplada, ha? O sige, magkamay na kayo, ha? Hindi na ako nagigalit sa'yo, Adela. Ako ba? Yan, yan ang gusto ko. O sige na, lakad na, Adela. Lakad na kayo. O ikaw naman, Presi, tingnan mo, gusto't na gusto ng iyong baro. Baka kagalitan ka ng iyong mama. Hindi, ma'am. Bakit mo nasisigurong hindi? Hindi naman ako pinakikialaman ng mama ko, eh. Ang ibig mong sabihin, eh, hindi ka pinakikialaman sa lahat ng iyong gawain? Hindi, ma'am. Ang papa kong nagsisika mong bingis sa akin. Nagpapaligo, nagsusuklay, naglalagay ng laso, at marami pang iba. Marunong pala ng mga gawain babaeng iyong papa. Sabi na sanay ko. Kanya siya naman ang mahal na mahal ko. Eh, ang iyong mama, ano naman ang ginagawa? Marami ko. Sine, majong, kanasta, nightclub, uminom po ko ng alak. Madalas pa akong angilan. Ganun ba? Kawawa ka naman. Hindi, ma. Masaya naman kami ng papa ko eh. Alam niyo, chemistry ng papa ko. Kaya ibig na ibig kong makatugtog ng bagong piyesa sa piano upang mabigyan ko siya ng isang sorpresa. Eh, ayaw mo rin lamang maglaro eh. Mabuti pa tayo na sa loob, ha? Halika. Mabuti pa, mamili ka na ng piyes ang tutugtugin mo para sa graduation natin, ha? O, etong album. Yes, ma'am. At kung meron kang magustuhan, sabihin mo sa akin, ha? Ha?
Nagsili ka na ba, Presi? Oo. O, saan na ron? Yan yung tinutugtog niyo. Ayan ba? O, hindi maaaring tugtugin sa graduation yon. Yan ay isang kundiman lamang. Hindi bali, ma'am. Gusto ko naman maibak sa magkaklase ko. Puro klase ka na lamang ang itunuturo mo sa amin eh. Talaga bang ibig mo ituro ko sa'yo yan? Ha? Oo. Ibig kong mabigyan ko ng isang sorpresa ang papa ko. Bueno, maupo ka sa tabi ko at ituturo ko sa'yo, ha? Bye-bye, Tracy. Bye-bye. Tracy, hindi ka pa uwi? Hindi pa eh. Kumawal na kami si Amy. Oo. Bye-bye. Goodbye. Tracy, o bakit hindi ka po umuwi? Wala pong sumusundo sa akin eh. Siguro marami namang gawain ng papa sa opisina. Napipihong mo ba ang susunduin ka? Sapagkat kung hindi eh, ihahatid na sana kita, ha? Thank you, ma'am, pero sigurado akong susundin ako ng papa ko. Ganun ba? Oh, ayun na pala, sandali lang ho, Mr. Leon, ho? Ano, gutom ka na ba? Pero nga. Teka muna, papa. Pakikilala kita sa aking mesa. Sa ibang araw na, Presi. Tayo mo eh, ha? Nagsabi ko na sa niya. Ano ka na? Silo, sandali lang, ho. Ibig kong pakilala ko sa inyo ang aking papa. Papa, siya ang aking mesa. Tinuro ko kay Presi yung tugtugin na yan, na wala sa loob ko na kayo palang kanyang papa. Napakalungkot nang kasi sa'yo ng tugtugin yun, Presi. Napakalungkot na. Lalo na kung malalaman mo na ang may kathan ng tugtugin na yan ay hindi naging tapat sa kanyang pangako. Nagkakamali kayo, Miss De Leon. Ang dalagang pinaghandugan niya ng awit na yan ay siya nagtaksil sa kanyang sumpa. Kayo nagkakamali. Sapagkat ang dalaga'y hindi na muling umibig kanino, ma'am. Magmula nang mabalitaan niya at mabasa sa pahayagan na ang binatang kanyang pinakahihintay ay nakipag-isang dibdib na. Kaya't napakalayo-layo na siya upang ikubling kanyang kasawian at sarilinin ang kanyang dalamhati. Ang ibig mong sabihin ay hindi siya napakasal gaya na sinabi sa kanyang sulat. Hindi. Sapagkat iisa lamang ang kanyang puso. Sinabi lamang niya sa sulat yun. Dala ng kanyang matinding hinanakit sa salawahang binata. Kung gayon ay, hindi lamang sila nagkakaunawa. Subalit kung bigyan niyang binata ng pagkakataon makapagpaliwanag, hindi sana nila sinapit ang ganitong kasawian. Kasawian? Bakit? Hindi ba niya natagpuan ang kaligayahang hinahanap niya? Ang paniwala ng dalaga ay, nagmaligaya ang binata sa piling ng kanyang nakaisang po. Ay mong yung asawa, tindig-pitay nga itong asawa. Maliwala kayo sa akin. Si Pilaray, walang kinalabas ang nangyari kay Pati. Sa masandang ito, saksi ko ang Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Walang kinalabas si Pilaray sa nangyari ito. At tindig-pitay nga itong asawa. Tindig-pitay nga itong asawa. Magalang-galang na hukom, ang buong katotohanan ay maliwanag na nailahat na ng mga saksi. At lahat ng katipayang iniharap na sa harap ng hukumang ito ay pawang laban sa iyo. Sapagkat ikaw ang pumatay kay Patria Dalma. Kaya't ako'y naniniwala na nasa aking panig ang bawat isang Pilipinong naghahangad ng katarungan. Kaya't sinihiling ko sa kagalang-galang na hukom na ito na igawad na sa iyo ang parusang silya elektrika. Tutun ako kagalang-galang na hukom. Tumahimik kayo. Kung magpapasuli kayo sa inyong kabuluhan, ay palalabasin ko yung lahat sa buluhan kami.
Presi. Basta yung pati dito. Papa, pinoy ko si Bert ang dalhin ako dito. Huwag mo sana siyang kagagalitan, ha? Hindi, ha? Wait, meron mo ka pa. Ibig kitang makita, Papa. At saka, ibig kong sabihin sa kanila, wala kang kasalanan. Wala kang kasalanan. Okay. Talagang wala akong kasalanan. Ngunit, ayon nila kung paniwala ako. Maniwala ko kayo sa akin. Walang kasalanan, Papa ko. Wala! 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 Gagalang-galang na hukong. Hindi dapat pahalagaan ng ano masasabihin ng isang batang katulad niya. Gagalang-galang na hukong. Tutulak ko sa sinabi ng taga-usik. Iniiling ko sa apag ng hukumang ito na dinggin natin ang bata bilang isang mamayang may karapatan. Dapat natin pahalagaan at dinggin ang sino masaksing humihingi ng katarungan. Sangayon ng hukuman sa kahilingan ng tagapagtanggol. Halika, Nene. At sabihin mo sa hukumang ito ang nalalaman mo tungkol sa pakamatay niyong mama. Ngayon, bakit mo sinabing walang kasalanan ng iyong papa? Talaga pong wala siya kasalanan. Hindi naman niya binaril ang aking mama. Bakit mo nalaman? Nakita mo? Opo. Sabihin mo pa sa akin kung paano mo nakita, kung ano pang nakita mo. Huwag ka matakot, Nene. Hindi ka maano. Sabihin mo. Lagi singaw ka sa kasigaw ng aking mama. Galit na galit ho siya, aking papa. Dinig-dinig, tubo po ang sigaw ng aking mama na isasama raw niya ang papa ko sa kabilang buhay. Tinawag ko pa si Berta at ang aking tsumenet. Gusto ko, awatin nila ang aking mama at papa. Maniwala kayo sa akin, walang kasalanan, papa ko. Berta! Berta! Bakit ka nagbawa? May lagnat ka. Wala akong lagnat. Higa ka. Ang mamati ka, ang papa, nag-aaway. Ang mamamati pa. Oo, oh, alika na. Higa ka na. Alika na. Ano gagawin natin? Talika. Alika. Pati. Wak. 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 Ang sabi ko siya, marunong ang Diyos sa lahat. Kailanman ay hindi papayag na manalo ang kamalian sa katarungan. Maraming salamat, Amo, sa diyaring ito. Nag-abala pa kayo ng katakot-takot. Hindi balit, Pilar. Kung sa bagay, talagang bukas pa ako yayakan dito sa atin. Ngunit nang mabasa ko ang diyaryo kanina umaga, nagmadali ako para malaman. Alam ba ninyo, Amo, kung dumating ang periodikong yan dito sa atin, ay laging atrasado. Saan ba? Kasi upong tunay. Siya, kung dumarating po rito ang periodiko, lipas na isang araw, luma na kagad. Siya nga pala. Graduation program ang mga tinuturuan ko bukas. Nag-aalala ko, baka nervous si Bresic, hindi niya ako makita. O, eh, bakit hindi ka lumas? Baka lang makita kami ni Celso, eh. O, eh, mano naman makita kayo, no? Nako, ang batang ide. Kasi pag-uusap-usapan kami ng mga tao doon, alam naman ninyo na kilalang kilala kami ni Celso. Di pa paano ang bata? Baka kung anong mangyari sa kanya, ikawawa naman. Hindi bali. Nandoon naman ang kanyang ama eh. Inaakala kong higit na may magagawa siya kaysa sa akin. Padre, nasaan po si Presi?
Siya na pong susunod sa programa. Hayaan siya at nagdarasal. Idadalangin daw niya na huwag siyang nervisin. Mama, payagan mo na akong tuktugin ko ang aking pyesa. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ha? At mahal na birhen. Kayo na po sanang bahala sa akin. Natatakot ako pagkat wala si Miss De Leon. Ayoko hong mapahiya ang aking papa. Yan na po lamang. Amen. Tayo na mo, Madre. Huwag tayo mga kulay. Dali kayo, Ingkong. Baka tayo mahuli. Dali mo. At ngayon, yamang nakahanda na yung lahat, ay inihahandog naman namin sa inyo ang batang si President Rosario sa kanyang tanging tugtugin sa piano. Presidente, lumabas ka na. Ang mga tayo natin ka na. Tumugtog ka na eh. Natatakot ako, Papa. Huwag kang matakot, iha. Sa mga sandaling ito, maestro, may naalala ka niya. Ipinagdarasal ka niya, Presi. Kaya, laksan mo loob mo, iha. Ipagkita mong magaling at tumutog nang maniwala silang mahusay magturo, maestro mo, iha. Sige na, Presi. Tumutog ka na, iha. Oo, Papa. Kanya. Lakad na, iha. Lakad. Bago ako tumugtog, ay ibig kong malaman yung lahat nang itudugtog ko ay isang kundiman na isinulat ng aking papa. Nang nagturo naman sa akin ay ang aking mabait na mestrang si Miss Pilar De Leon. Nang pamagat nito ay maalaala mo kaya. Sa kanilang kapwa ko minamahal ay hinahantog ko sa kanila ang tugtugin nito. Inervyo si Presi. Inaharap ka niya, maestra. Oh, wala kayong dapat na nalahanay. Makatutugtog rin yan. Huwag kang nervyosin. Tutugtog yan.
Ay, Mene, kapre ko maala. Ngayon naman ay pinakikilala sa inyo ang aking papa na may gawa ng tugtugin narinig na niyo ngayon. At ang aking maestro naman na siyang nagtugin sa akin, si Miss Pilar de Leon. Magaling. Magaling ang pakatugtog mo, bata. Buta mo pala tumugtog. Superior, superior. Ba't di gagaling yan? Eh, pamangkin ko yan. Yan nga pala naman, ano? Ikinalulungkot ko. Ang lahat ng kasawian at kasamaan loob na ito sa buhay mo, Pilar. Huwag mong paratangan ang iyong sarili, Celso. Wala tayong dapat sisihin, sapagkat iyan ay nasa guwit ng palad natin. Huwag kang lumuha. Sa buhay ng tao, hindi dapat manatili ang kalungkutan. Ang bawat patak ng luha mo, Pilar, ay may katumbas na kalwalatian. Limutin natin ang nakaraan. Harapin natin ang ating kinabukasan na buong ating mga loob, sapagkat naroon ang ating pag-asa, ang ating bagong langit.